Dumepensa ang isang tricycle driver na binatikos online matapos siyang maningil umano ng 1,000 pisong pamasahe sa isang dayuhang turista. Gate niya, hindi totoong 1,000 ang kanyang siningil at pinutol daw ang buong video. Saksi si Maki Pulido. You say 250, turn around. No, I wanted, how much? 5,000. No, it's too much, bro. Ang isang dayuhang turista sa Binondo, ipinost ang video na ito ng paniningil sa kanya ng pamasahe ng isang tricycle driver sa Binondo. 1,000 is too much. How much? I give you 200. Then 500. No, I can't give you 500. You say 250, turn around. I wanted to marketplace. You don't understand me. You don't understand me, right? Pagbaba ng pasahero, nagpatuloy pa ang tawaran. 200, okay. 250. Hanggang iabot na ang bayad, pero walang panukli ang driver. You have change? Yeah. I do. Oh, you're giving, oh, what is this, bro? 150. I got, what, give? No, 150, this, my tip. You have paper money. My tip. Paper money. Wait, I go change the money. May 4.5 million views na sa TikTok ang video ngayon. May 3 linggo na ang nakalipas matapos umanong mangyari ang insidente. Depensa ng driver, sa aming panayam, hindi na ipakita ng video ang buong pangyayari. Kwento niya, nagkasundo na raw sila sa 250 pesos bago sumakay ang turista. Nag-ikot daw sila sa ilang lugar dahil naghahanap ng makakainan ng turista. Pero bakit nga ba nabanggit ang 1,000 piso sa video? Edit po yun talaga. Parang may katpuro sa video na yun. Ang nakat sa video, Anya, yung turista ang nag-alok ng 1,000 pesos na pamasahe. Pero dahil alam daw ng driver na sobra ito, siningil niya ng 500. Sino yung nag-alok ng 1,000? Yung Amerikano po nag-alok ng 1,000 noon hanggang nagbababa po ng 500. Tapos pagbaba niya po, 250 na lang po yung usapan namin talaga noon. Talaga 250 lang po. Tama lang din daw ang siningil niyang pamasahe. Kasi po ma'am, marami po siya pinuntahan. Nagpaikot-ikot po kami. Sapat yung 250. Sapat na po yun, ma'am. Alam daw niyang kumukuha ng video ang foreigner, kaya akala niya biruan lang ang tawaran. Hindi niya akalaing gagawing content ito tungkol sa mga scam. Wala naman po ang ginawang mas umay. Kasi yung Amerikano magilyo, mabiro. Hindi ko alam na yung content niya is scam. Na yung gada, ano pala niya, yung pumunta siya ng bansa, scam yung ginagawa niyang content. Pamamasadang ipinambubuhay niya sa pamilya, pero dahil sa viral video, hindi niya ito ngayon magawa. Nasasaktan na ako dahil nasasaktan na yung mga pamilya ko eh. At hindi na ako makalabas ng bahay. Diba, naiya na po ako. Sana po sa mga vlogger, sana po yung masisira nila na tao, sana iniisip muna nila bago nila ipopost. Wala naman po silang karapatan eh. Hindi ko naman po sila pinayagan ni post ako eh. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayagang uploader ng TikTok video na may account name na Saigin Lost. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.